iba pang mga balita, isang linggo bago ang barangay elections, umiinit na ang labanan ng mga kandidato. 7,000 mga barangay ang tinukoy na areas of concern ng PNP o ng Philippine National Police dahil sa mga nakaraang insidente ng karahasan. May report si Tina Panganiban Perez. Formal ng sinampahan ng reklamo si Pedro Beconiado matapos ang tangkang pananaksak umano sa aktres na si Angelica de la Cruz. Sabado ng gabi, habang nangangampanya raw si de la Cruz na tumatakbong barangay chairman sa barangay Longos, Malabon, bigla raw sumulpot si Beconiado at inundayan siya ng saksak. Buti na lang daw at nasalag ito ng kanyang bodyguard. Ang suspect, sinasabing kamag-anak umano ng tumatakbong kagawad sa kalabang partido na pinsang buo rin daw ni de la Cruz. Sana po bago niyo po ako pasaktan, isipin niyo naman po, meron po akong anak na tsaka mga tao pong nagmamahal sa akin. Dinala sa ospital ang suspect matapos magtamo ng mga bugbog at sugat nang kuyugin siya ng taong bayan. Suot-suot pa niya ang campaign t-shirt ng kalaban ni de la Cruz sa pagkakapitan. Pero itinatanggi niyang pinagtangkaan niya ang buhay ni Angelica. Si Angelica, sasaksakin mo ba talaga? Hindi po. As of now, nagkaantak pa kami ng further investigation regarding dyan. Reklamong attempted murder, illegal possession of deadly weapon at paglabag sa Section 32 ng Omnibus Election Code ang kinakaharap ngayon ng suspect. Sa Caloocan naman, natagpuan na lang na nakahandusay, duguan at wala ng buhay si Victor Ando na tumatakbong barangay chairman sa barangay 160 sa Libis Baysa. Nagkakape at nanonood lang daw ng telebisyon ng biktima ng patayin nito. Pa, malakas po. Walang putok ng baril? Hindi ko po narinig. Tulog po ako nung sabay. Hindi pa matukoy ng mga otoridad kung paano napatay si Ando. Pero hindi mawawala ang hinalang may kinalaman din ito sa politika. Si Kagawad, isa sa mga frontliner o frontrunner ng barangay ang eleksyon na tumatakbong kapitan dito. Sa tingin ni Comelec Commissioner Grace Padaka, pera at impluensya ang dahilan ng mainit na tunggalian sa mga barangay. Imagine, 7 tao, pang-8 na si kapitan ang magde-decide sa milyon-milyong pisong pondo. Malaking bagay na rin yon. But over and above that, influential talaga sila eh. Sa ngayon, mahigit 7,000 sa kabuang mahigit 42,000 na barangay ang kinukonsidera ng pulisyang areas of concern. Karamihan sa mga ito, nasa Masbate, Compostela Valley, ARMM, Central Mindanao at Bicol. Kasama rin sa areas of concern ng 39 na barangay sa Metro Manila. Tuloy na sa susunod na Lunes ang barangay elections, maliban na lang sa probinsya ng Bohol na hindi pa rin nakakabangon dahil sa matinding pinsalang dulot ng pagyanig nitong nakaraang linggo. At sa Zamboanga City, dahil sa pinsalang iniwan naman ang bakbakan ng mga tropa ng pamahalaan at MNLF. Ang rekomendasyon nung dumating ako roon was partial. Ang naging desisyon, buo na lang. Kasabay na rin ang paglabas ng formal na resolusyon ng COMELEC bukas, ang binagong calendar of activities. Balak ng COMELEC na idaos ang barangay elections sa Zamboanga City at sa Bohol sa loob ng isang buwan. Kahit postponed ang eleksyon sa buong lalawigan ng Bohol at sa Zamboanga City, tuloy pa rin ang paghahanda ng COMELEC para sa eleksyon sa iba pang lugar. At sa ngayon, wala raw nakikitang malaking problema ang komisyon. Tina Panganiban Perez, GMA News.